بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ بشرح مختصر يسمى بمتن الأصول الثلاثة. Sangalan ng Allah, ang mahabagin, ang pinagpapala sa lahat. Ngayon ay tayo magsisimula sa pagpapaliwanag sa tatlong saligan. قبل أن نبدأ بالدراسة نسأل عن أسئلة خمسة. Ngayon ay bago natin simulan tayo ay magsisimula sa tatlong usapin. الأول، لماذا ندرس التوحيد؟ Una sa lahat, bakit natin pag-aaralan ang tawhid? لو قال لنا قال لماذا لا ندرس اللغة العربية مثلا أو ندرس الفقه؟ نعم. Kung mayroong magtatanong sa atin, bakit natin kailangan pag-aralan ang lugatul Arabiya at iba pang mga usapin patungkol sa mga Islam? لأن التوحيد حق الله على العبيد. Dahil ang tawhid siya ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. خلقنا لنوحد الله. Nilikha tayo upang sambahin ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisa. لا يقبل الله أي عمل إلا بالتوحيد. Hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala anumang mga gawain maliban na lamang kung ito ay may tawhid. لا يدخل الجنة إلا موحد. Hindi papasok sa paraiso ang sino man hanggat meron siyang tawhid. لتكثير الحسنات وتكفير السيئات. Upang maparami ang ating mga kabutihan at mabura ang ating mga kasalanan. ثم قد يسأل سائل يسألنا يقول هل أنت موحد؟ تقول نعم أنا موحد. Maaaring may magtanong sa iyo na tao, ikaw ba isang mayroong tawhid? يقول لك ما هذا التوحيد؟ Maaaring sabihin sa iyo ano ang ibig sabihin ng tawhid? فإذا عرفت التوحيد هذا معناه انك موحد بإذن الله. Kapag ka nasagot mo ng tama kung ano ang tawhid, ikaw لكن... ay totoong mayroong tawhid. لكن إذا كنت لا تعرف التوحيد نقول لعل هذا شهادة الزور هذا كذب. Ngunit kung hindi mo masagot ang tawhid sa tama nitong kaulugan, maaaring ikaw ay nagpapanggap sa kaulugan niya. ثم قد يسألك سائل يقول هل أنت مشرك؟ Maaaring may magtanong sa'yo, ikaw ba isang mushrik o nagtatambay sa Allah? أعوذ بالله, أنا لست مشرك, أنا موحد. Sabihin mo, أعوذ بالله, hindi ako isang mushrik at ako ay isang mayroong tawhid. يقول لك, ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ Maaaring sabihin sa'yo, ano ang shirk na ipinagbawal sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala? إذا كنت لا تعرفه, نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري. Kung hindi mo alam kung ang ibig sabihin ng shirk, maaaring ikaw ay nakakagawa ng shirk na hindi mo alam. إذن أهم ما علينا تعلم التوحيد حتى نحقق التوحيد قول وعمل واعتقاد ونعرف الشرك حتى نجتنب الشرك والله أعلم. Kaya naman mahalaga sa atin na mapag-aralan natin kung ano ibig sabihin ng tauhid pati na rin ang ibig sabihin ng shirk para makaiwas tayo sa bagay na ito.